index is your weight in kilograms divided by your height times your height. Kumbaga, height squared. So, medyo mas komplikado ng kaunti, no? Ang body mass index. Kailangan mo yung timbang mo sa kilos, kailangan mo rin ng iyong tangkad. At, pag nakakuha ka ngayon ng weight divided by your height times height, tinatawag na obese kapag ang kanyang body mass index ay 25 at pataas. Yan ang ating batayan dito sa Asia Pacific region. Using your body mass index, no? 23 and above, overweight. 25 and above, obese. So kung kayo ay ipocompute ng inyong BMI or body ay overweight, obese, normal. Ang normal ay sa pagitan ng 18.5 and 22.9. Using the body. Yung bandang kaliwa, ito ang inyong tangkad in terms of 60, 62, 64, hanggang 76. 60 is 5 feet tall. 5'2", 5'4", 5'6", 5'8", 5'10", and 6 feet. No? 6 footer. Tapos, ito yung timbang, 6 pounds, 130, at tuloy-tuloy na. Kapag ka 62 inches, at kapag ang iyong timbang in pounds ay 130 pounds, nasa green level ka. Ibig sabihin, hindi ka mataba. Ang mga kulay yellow dito, ito yung overweight, at ang kulay orange dito, ang obese. So kung tingnan ninyo ito, hopefully sana medyo mas malinaw-linaw pa yung mata ninyo, tingnan ninyo kung nasaan ang inyong taas, at tingnan mo kung nasaan ang iyong timbang in pounds. Kapag ikaw ay napunta sa lugar na to, ibig sabihin, ikaw na ay sobra ang katabaan. Kapag ikaw naman ay naririto sa green area, ikaw ay maganda ang taba sa katawan mo. Okay? Tama lamang ang level ng taba sa iyong katawan. Yan ang body mass index. Subalit, kung titignan natin sa Pilipinas, tuwing 5 taon, there is a survey that is done, a nationwide survey on the prevalence of obesity in adults over the last 15 years, the prevalence of obesity and overweight in our country is slowly increasing. Akala natin ang mga Amerikano lang at ang mga black lang ang matataba. Pero tignan ninyo, yung linya rito na berde, ito yung overweight. Yan ang 1987 to 2008, pataas ng pataas ang dami ng mga Pilipinong overweight and obese. In fact, kung ating pagsasamahin ang overweight and obese noong 2009 ay nandoon sa level ng ating balakang kung saan pinakamalapad. Ibig sabihin, nasa level ng puwet. Okay? So pag ikaw ay sumukat ng iyong hairline, kasama yung level ng iyong puwet. Okay? So you will measure your hip line at that level. So, meron kang pangsukat ng iyong baywang, yung sa gitna ng dalawa. Meron kang pangsukat ng iyong hips doon sa pinakamalapad na bahagi ng iyong puwet. And you will get a number. And that number is a small number. It can be less than one or more than one. Paano mo ngayon malalaman kung ikaw ay sobrang taba? Ayan, using your waist to hip ratio. Sa mga kalalakihan, kapag ang ating waist to hip ratio ay lumagpas sa 0.95, tayo ay overweight na. Ibig sabihin, kailangan kahit lalaki tayo may konting kurba ang ating baywang. No, mas maliit ng konti ang baywang natin sa ating balakang. Pero sa mga babae, mas sexy. The Coca-Cola body still holds true. Your waist should be lower or smaller than your hips. So talagang dapat may kurba ang katawan ng isang babae. Maliit ang baywang, mas malaki ang balakang. Okay? So the number to remember, 0.95 sa mga kalalakihan, pag lumagpas tayo dyan, tayo ay overweight na. Sa mga kababaihan, kapag lumagpas ng 0.8 ang inyong waist to hip ratio, kayo ay overweight na. Okay?
So, ibig sabihin, kailangan na nating sukatin ngayon ang inyong balakang at baywang. Swerte ng mga babaeng malalaki ang balakang. Okay? Kasi, yung kanilang waist-to-hip ratio will always be small. Okay? And that is good. Bakit good yon? Kasi tignan nyo to, may dalawang uri ng tao based on the waist-to-hip ratio. Merong tao na hugis mansanas. Merong taong hugis peras. Ang hugis peras ang gusto natin. Ibig sabihin, maliit ang baywang, malaki ang balakang. Pear-shaped. Pero kapag ikaw ay hugis mansanas, sanang malaki sa'yo? Sa tiyan. At maliit ang iyong balakang. So, ito yung pagkakataon, di ba ang ating favorite na line, an apple a day keeps the doctor away? This is not true. Here, a pear a day keeps the doctor away. Mas maganda ang peras kesa sa maging mansanas kapag ang hugis ng katawan ang pinag-uusapan. So, meron tayong apat na sukatan na pinag-usapan ngayon. And as I mentioned, the best one for now is the waist-to-hip ratio. Why? At ito ang tanong. Alin ba sa mga sukatang ito ang pinakamainam na makapagsabi ng panganib sa ating kalusugan? Unahin natin ang body mass index. Ang body mass index, pinag-aralan nila at based on studies, they were able to show that if your BMI is greater than 25, every 5 units above 25, meaning 30, 35, increases your chances of dying by 30%. Mas mabilis mamatay ang mga taong mataba, lalo na kapag ang body mass index nila ay 30 and above. Tumataas ang chance ang mamatay by 30%. Using your body mass index. Ito ang graph kung saan pinapakita ang mga taong nabili ay malaki ang tsansang mamatay whether babae o lalaki. Iba pa ay ang tinatawag nating pagkakaroon ng atake sa puso. Lumalabas sa pag-aaral, this time using your waistline. Ang mga taong ang waistline ay lagpas sa 35.5 inches kapag lalaki at lagpas sa 31.5 inches pagbabae, may 20% na mas mataas na tsansang magkaroon ng sakit sa puso and atake sa puso. Kung kaya naman, ang baywang natin napakahalagang sukatin. In fact, kung atin ngayon titignan, ang waist-to-hip ratio lumalabas na kapag kinuha mo ang iyong waist-to-hip ratio, habang tumataas ang iyong waist-to-hip ratio, lumalaki ang tiyan mo, mas malaki ang chance ang ikaw ay magkaroon ng sakit sa puso. Among the four, ang pinakamagandang sukatin ay ang inyong waist-to-hip ratio. Lumabas sa isang pag-aaral sa buong mundo, ang tawag dito ay Interheart Study. Kanilang inaral ang waist-to-hip ratio at napag-alaman nila na kapag ikukumpara mo ang body mass index sa waist-to-hip ratio, mas mataas ang na ito ng atake sa puso kapag ang gagamitin mong sukatan ay ang iyong waist-to-hip ratio. Kung kaya po, what we recommend, you measure your hip line and get your waist-to-hip ratio. Yung nasa kanan. Kasi mas malaki ang kanyang tiyan kesa sa kanyang balakang. Okay? Ang kanyang waist over hip ratio definitely is more than one. So, siya ang mas mataas ang tsansang magkaroon ng heart attack or attack sa puso. Ang tanong, Dok, kung ako po ba ay sobra ng taba, ano po ba ang pwedeng mangyari sa akin kapag ako ay sobra ng taba? Bakit po ako dapat matakot kung ako ay mataba? Number one, diabetes. Lumalabas sa pag-aaral na mga taong mas mataba, mas malaki ang tsansang magkaroon ng diabetes. At pinapakita dito na habang tumataas ang body mass index, tumataas ang tsansa ng lalaki at babaeng magkaroon ng diabetes. Ano pa ang pwedeng idulot ng sobrang katabaan? Abnormal na taas ng kolesterol sa dugo.
habang ikaw ay mas mataba,